of the worst case scenario. But I think I always proceed from the thought that we are spiritual beings and we have incarnated into this world. So if anything happens to us, we are just returning. Mm-hmm. So we are just returning to where we came from. Mm-hmm. Back to the spirit world. Oo, kasi may point ka naman dun, Ed. Although sinasabi, daming sinasabi sa internet na NASA is warning there ganyan to prepare disaster preparedness. Para sa akin kasi, what's the use of preparing food and everything? Kung dirty dito, hindi ka rin naman magiging chosen, o hindi ka naman makakapasok doon sa dimension na yun eh. Kumbaga, iwan ka dyan. Kasi nandun ka sa material eh. Material ka. Oo. Samantalang kung ikaw prepared spiritually and mentally and psychologically, siguro mas malaki yung pag-asa mong pumasok doon sa portal na makatranscend ka. Diba? Correct. Mm-hmm. Correct. Pero okay, going on to your interest then sa UFOs, yan. Ano, ang ganda nung ating ano, no, from Nibiru, kasi astronomy to eh, papasok pa rin naman sa UFOs. Okay. What made you believe that there are aliens or there are UFOs? Sabi nga, I think it is the height of arrogance of a human being to think that he is the only totoo rin, ha? Alive or life in this universe. Mm-mm. There's billions of trillions of stars. Kaya nga eh, hindi ako maniniwala na kahit paano, meron ding beings na hindi man natin kamukha o kapareho ng structure sa body, being pa rin yun. Kaya ako hindi maniniwala para sabihin, kailangan ng proof. Tayo nga yung pinakayata, hindi naman siguro tayo pinaka-backward. Siguro kung sila nga, spaceship na, siguro tayo aeroplano pa lang, arrogance, height of arrogance yun eh. Correct. Oo. Pero ikaw ba, nagkaroon ka na na-encounter na ganyan? Well, I recently, one instance, it was encounter of the first kind probably. I was meditating in Ciudad Verdadero. Ito lang, ha? Yeah, bago lang. Okay. I was just joking, I was saying na, okay, if you want to show me a bright light disc, a bright disc, because malabo ng mata ko. There we go. After a few minutes, when I was looking up, I saw a big white disc cross the sky. And I was not the only witness. So there was two others who witnessed it. And when it got behind a cloud, it basically disappeared, you know. So that was one interesting kasi yun nga eh, kung malay mo mas advanced beings pa yan, na you know, even spirits, they don't converse with words, with thoughts, di ba? Yun pa kaya advanced being yun eh, tayo lang yun, na minsan yung iba din sa hindi makuha eh, kung ano yung kailang attune pa sa energies para makuha yung ibig sabihin. Siguro narinig ka ng isang being. Well, they say that once you start going into this kind of awareness, a lot, you're being monitored already. In fact, it's like this. Siguro, way back when I was young, yan, meron akong experience yan. Another experience is, ito ba, sabihin mo na lang ko, incidental ba? Noong May, nandun ako sa LA, ito lang May. Tingin ako sa araw, kasi medyo ginabik, sa langit, kasi medyo ginabig kami na uwi. Psycho, feeling ko may UFO. Joke ko lang yan, ha? Joke lang. Sa feeling ko merong unidentified flying object o may UFO dyan. True enough, the next day, pagising sa umaga, when I turned on the news na doon, na sa LA, alleged sighting of you, malapit doon kung saan kami dumaan. Hindi ako magkakamali. Alam mo naman yung mga BBC, CNN. Hindi, iba yung kanila doon eh. Iba yung kanilang mga local news channels. Doon mismo sinabing, allegedly, sabi ko, aba, nasagap ko, naradar ko, pagdaan ko, naradar ko. Kasi feeling ko talaga na may dumaan, pero hindi ko nakita. Feeling ko. Tapos nga, the next day, narinig kong ganun. Well, yun nga yung pinag-usapan namin ni Tony nung ano, yun, ikukwento ko yan maya-maya. Magpo-post muna po tayo sa isang patalastas. Matapang tagahatid ng balita, nagbibigay lingkod sa mga nangangalaman.
balik na po tayo sa Pinoy Vibes. Batiin muna natin itong kanina pa nag-text. Hi, madam. We are listening right now with my husband, Stephen Divine, while we are eating our dinner. Take care po and more power. Magandang umaga rin, Ms. Nell Belen and General Ernie Belen. Hindi ko kayo nabati kanina. Sabi niya, si Annalyn Celoterio, good morning, Ms. Star. I'm listening to you while we're arranging my gardens of time. Hi, maami mga kalaruan. I have no idea what Nibiru is. That's why I think I need to re-listen attentively. Thanks for reading, Ms. Star. Be safe. Po, may I request na song. Huwag na muna yan. Sige, mamaya tingnan natin. Ms. Star, remember what I have texted you that the U.S. economy will collapse twice? Tapos the second time, it will never rise again. This might be about to happen. If this happens, God will pick another nation that will be obedient to His will. Marlo ng Fairview. Alam mo, Marlo, ito yung mga panahon, di ba, kahit nga si Dr. Mao, no? Dr. Mao is arriving in August, no? At mag-guest muli siya dito sa ating programa. Probably mga August 28 yan. At pag-uusapan namin how to prepare yourself ay yung mga tipong elevating your consciousness, light workers, ha? Yan yung mga marami kang pag-usapan at i-correlate niya yung mga nangyayari sa ating mundo at doon sa positive and negative energies na yun, sinasabi niya. Marlo, ewan ko ha, pero marami na rin naman ang sinasabi nating binibigyan ng mensahe na mga supposed to be mga from divine divine spirits na ang Pilipinas daw ay blessed. And deep in my heart, no, hindi naman sa dahil nagdi-deny ako or what, but deep in my heart I do believe so. Kung mga sa mga ka-FB ko, tingnan niyo yung pinost ko sa mga, tingnan niyo itong week lang na ito, may pinost ako ah, bulaklak ng rosas, kalahati, ostya. Tapos sa paligid niya, ostya, bulaklak, na ganun siya. Yun, tingnan ninyo. Tapos sabi ko nga doon, ang belief ko kasi is, kahit yung kung saan kanino nag-manifest yun, siya rin nagsasabi na, blessed ang Pilipinas. Sa akin naman, oo, sinasabing blessed ang Pilipinas, pero sana naman, dagdagan pa natin yung pagiging positibo. At sana yung ating kaliwat kanan na nangyayari sa ating gobyerno at sa ating mga mamayan, kailangan naman tulungan natin ng energies na yan. Ito maganda sa ito. Nibiru is a hoax. It is impossible for a planet to have a long elliptical orbit. If it is indeed approaching Earth, that thing could be seen by the naked eye at night. Kung sino man ito, ang approaching Earth, clarify ha, kanina sinabi namin ay Comet Elenin, and this was discovered by an astronomer pa, di ba? Na saan nga siya galing? Russia. He's a Russian astronomer, Leonid Elenin. Pero nung time na sila ay nag-review, no, nasa New Mexico yata siya nung time na yun eh. Nasa Amerika yata siya nung... Actually, remotely controlling the telescope. Ayun, oh, sabi nga niya. Ayun, remotely using the ISON-NM. ISON-NM, New Mexico. ISON-NM, oh, New Mexico Observatory. Doon niya nakita. Kaya huwag mong sasabihin na Nibiru. Iba yung sinasabi namin. Sinabi na nga ni Ede, malayo pa para bumalik ulit ito. Hindi nga dadating pa. So, ang pinag-usapan namin is yung comet Elenin, na scientifically nakita na. Di ba? Mm. Pero hindi siya ganun ka-laki. Okay. It's only around 3 to 4 miles in diameter. Oh, diameter. Okay. Yan. Nice to know you daw more, Ed Neri, from Chris and Neri Cielo. Ayan. Ano pa ba ang inyong mga sinasabi dito? Kung gusto pa ninyo mag-comment, maaari kayo mag-comment sa ating sa Facebook ng DZMM. Doon po kayo mag-iwan ng inyong mensahe. Iba naman po nagpapabasa. Sige, next week, anihin natin to. Alam nyo, ang may bahay, ang butihing may bahay ni Mr. Ed Neri ay nandito. Kaya sabi ko, upo ka naman doon, nandito sa ating right side.